Kauna po ng balitang yan, makakapiling po natin live sa pamamagitan ng telepono ang Undersecretary for Operations ng DILG, si USec John Castriciones. USec sir, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po, Emil. Magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. USec sir, unang-una, ano po ba ang pinag-ugatan nitong reklamo nyo kay dating DILG Secretary Sueno, sir? Gusto po namin iwasto yung ating impormasyon. Hindi po kami ang nagreklamo. Ang reklamo po ay nanggaling po sa mga concerned citizens. At ang ginawa lang po namin ay kinumpila po namin yan at isinumiti po namin sa isang confidential memo sa Presidente at hindi po kami mismo. Ang MRRD NECC po yung samahan, nakasama po kami, kasama rin po si Mike Sueno para po tignan ng Presidente kung may katotohanan ba itong mga aligasyon na ito na nakapaloob sa report doon na mga sinumite ng mga concerned citizens. Ganun po ang pangyayari. Okay. USec, samantalay na namin ang pagkakataon. Ano po at tungkol saan itong ibinabato at ipinupukol na reklamo laban kay Secretary Ismael Sueno, sir? Medyo nakalagay naman po yan sa pahayagan na at medyo mahaba-haba po yun. At katulad po ng nasa video kanina, ang isa po din sa isyong na yon ay yun po tungkol po sa mga fire trucks. Pinapabulaan naman po ni Secretary Sueno sa isang statement ang mga akusasyon laban sa kanya at ginagawa niyo lang daw o nung mga sinasabi niya, mga kalaban niya dito sa kanyang pwesto dahil binawasan daw ng kapangyarihan yung ilan sa mga undersecretary at ilan pang opisyal ng DILG. Any reaction na USec John dito po sa lumabas na statement na ito, sir? Katulad po yung sinabi po na po kanina, yun pong mga nakasaad po doon sa confidential memo ay mga reports po ito ng mga concerned citizens. At ito ay sinumiti lang po namin sa Presidente dahil nga po sinusuportahan namin ang kanyang advokasya laban po sa korupsyon, sa illegal na droga, sa kriminalidad, at saka sa kahirapan. At sa pag-aaral na po namin sa taong yan, ay gusto po naming matignan itong mga aligasyon na ito dahil wala naman po kaming kapangyarihan para imbestigahan ito. Kaya nga po ang Presidente po ang siyang nag-validate nito, siya po ang nagpa-imbestiga nito at siya po ang may desisyon kung ano pong dapat gawin. USec, may we ask, sir, ano po ang epekto sa buong ahensya nitong kautusan ni Presidente Duterte na sibakin sa pwesto si DILG Secretary Sueno, sir? Well, it gave us a message, a very, very clear message that the President is sincere in his anti-corruption drive and that he does not want to taint any department of such kind of an image. And therefore, we should commend the President because the President is really sincere in order to situate that everything must be in accordance with his advocacy. Mga kapuso, ang DILG Undersecretary for Operations, USec John Castriciones. Sir, maraming salamat. Magandang hapon po.